Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa science film na tinatawag na Brahmastra Part 1, Shiva. Sana ay magustuhan mo. Sa isang sinaunang lupain sa India, mayroong isang pangkat ng mga dakilang pantas na ang tanging layunin ay magnilay-nilay sa kandungan ng Himalayas. Ngunit pagkatapos ay ang banal na liwanag, na tinawag nilang Brahshakti, biglang tumama sa lupa na nagbigay sa kanila ng mga kapangyarihan. Ang nakakuha ng enerhiya ng apoy ay tinatawag na Agnyastra. Para sa tubig, ito ay pinangalanan, Jalastra, at para sa hangin, ito ay kilala bilang Pawanastra. Nangyayari rin na pinasigla ng Brahmashakti ang mga makalangit na sandata ng mga pantas, na tinatawag na Astras. Pagkatapos, ang mga astra ng pantas ay nakakuha ng mga kapangyarihan mula sa iba't ibang hayop, tulad ng Brahmastra, na nagtataglay ng kapangyarihan ng monkey, at Nandiastra, na nakakuha ng kakayahan ng toro. Ngunit mayroong isang hindi inaasahang twist, ang pinakamakapangyarihang astra na nilikha ng Brahmashakti ay nagkaroon ng hugis upang sirain ang mundo. Ang sandata na ito ay itinuturing na mapanganib na astra ng Brahmashakti dahil mapapawin nito ang Earth kapag ito ay sumiklab. Dahil doon, ang layunin ng mga pantas sa pagkuha ng iba pang mga astra ay para mapaamo ang mali-mali na malakas na sandata mula sa kumpletong anyo nito. Ginugugol nila ang mga tao ng sakripisyo at pasensya na sinasanay ang kanilang mga sarili gamit ang kanilang mga kapangyarihan at kani-kanilang mga astra, naghahanda para sa pinakamakapangyarihang sandata ng Brahmashakti na lumitaw. Matapos maghintay ng maraming taon, sa wakas ay nakilala ng mga pantas ang Panginoon ng lahat ng astra, ang Brahmastra, at lumuhod sa harap nito. Pagkatapos, bumuo sila ng isang tago na lipunan na kilala bilang ang Brahmash. Dinubuo sila ng mga tagapag-alaga na gumagamit ng enerhiya na nanumpa na protektahan ang mga astra at gamitin ang kanilang ibinigay na kapangyarihan para sa higit na kabutihan. Gayunpaman, ipinapakita ng kasaysayan na ang kaalaman sa mga astra ay nawawala sa paglipas ng panahon na ginagawang hindi aktibo ang mga makalangit na sandata. Sa modernong araw sa Mumbai, ang isang batang disc jockey, si Shiva, ay nagdiriwang ng dusera sa isang seremonya ng ritual. Ipinipikit niya ang kanyang mga mata sa pagdarasal, ngunit kahit papaano ay nakatanggap siya ng electric jolt na naghatid sa kanya sa isang pangitain kung saan nakita niya si Mohan, isang miyembro ng Brahmash, at isang siyentipiko na sinusuri ang piraso ng Brahmastra. Si Mohan ay nasa kalagitnaan ng kanyang pag-aaral ng dalawang ganid na lalaki, si Nazor at Raftar, ay pumasok at humingi ng unang piraso ng Brahmastra mula sa kanya. Gusto nila itong kunin dahil ibibigay nila ito sa kanilang misteryosong Panginoon, si Deva. Gayunpaman, tumanggi si Mohan na ibigay ito sa kanila dahil nanumpa siyang panatilihin itong ligtas sa lahat ng bagay. Ngunit dahil si Nazor at Raftar ay sabik na nakawin ang piraso ng Brahmastra, hinamon sila ni Mohan para sa isang labanan. Mabilis na tumulo ang kanyang dugo sa kahon ni Brahmastra at itinapon ito. Galit na galit, agresibong sinuntok ni Raftar si Mohan at pumasok kasama si Zor upang sundan ang kahon ng Brahmastra. Samantala, si Mohan ay nagsimulang magdaldal upang panatilihing abala ang mga ito habang siya ay lumusong sa sahig at kinukuha ang kanyang astra mula sa isang nakatagong kahon. Ang susunod na nalaman ni Nazor at Raftar, ikinabit na ni Mohan ang kanyang Brahmastra sa kanyang paa, na nagpapahintulot sa kanya na kumilos ng kasing bilis ng isang unggoy. Lumaban si Mohan sa pamamagitan ng paggamit ng Brahmastra upang maiwasang mahuli ni Nazor at Raftar. Pagkatapos na iwasan si Nazor at Raftar, bumalik si Mohan sa kanyang flat upang kunin ang teleskopyo mula sa sahig at gawing isang Brahmastra box muli. Ngunit nang buksan niya ito, si Mohan ay inatake ni Zor at ang amo ni Raftar, si Junoon, mula sa likuran. Nabigo si Mohan na protektahan ang sarili, habang mabilis na nilagyan ni Junoon ang pendant ang kanyang lig upang hindi siya makagalaw. Pagkatapos, hinubad ni Junoon ang kanyang Brahmastra, at kinuha ang unang piraso ng Brahmastra mula sa kanyang mga kamay. Samantala, biglang nagising si Shiva mula sa kanyang mga pangitain kay Mohan. Sinubukan ni Shiva na mag-focus muli sa pagdarasal, ngunit bigla niyang nakita si Isha Chatterjee, isang residente ng London na naglalakbay sa India upang dumalo sa pagdiriwang ng Durga Puja. Na love at first sight si Shiva sa kanya, at sa swerte niya, patuloy na nagkukrus ang landas nila sa panahon ng festival. Dahil doon, sinamantala ni Shiva ang kanyang pagkakataon na imbitahan siya sa isang party na dadaluhan niya. Tinanggap ni Isha ang imbitasyon ni Shiva, at sinundan siya, para lamang matuklasan na ito ay isang party ng mga bata. Nalaman din niya na ulila si Shiva, at naging routine na niya na ipagdiwang ang bawat kaarawan ng mga bata sa orphanage kung saan siya lumaki. Habang ibinabahagi ni Shiva ang higit patungkol sa kanyang buhay kay Isha, bigla siyang nakakita ng mga pangitain ng apoy na papalapit sa kanila at nakarinig ng matataas na hiyawan. Kaya, tumakas siya sa rooftop ng apartment building, na iwan si Isha sa silid. Minsang nag-iisa, nakita muli ni Shiva ang kanyang pangitain kay Mohan kung saan siya ay nakatali sa isang upuan habang kinokontrol ni Junoon ang kanyang isip upang alamin ang tagapagtanggol ng pangalawang piraso ni Brahmastra. Dahil si Mohan ay nasa pag-aari, hindi niya namamalayan na isiniwalat ang tagapagtanggol, si Anish Sethi, na maaari ay matatagpuan sa Kashi, Varanasi. Habang nararamdaman ni Shiva ang kuryente sa kanyang katawan, biglang hinawakan ni Isha ang kanyang balikat mula sa likuran, at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit sa halip na magbigay ng tugon, si Shiva ay muling tumakas sa kanya. Pagkatapos ay umupo si Shiva sa sahig, at patuloy na pinagmamasdan ang kanyang paningin, kung saan malapit nang matuklasan ni Junoon ang lokasyon ng ikatlong piraso na matatagpuan sa shram at protektado ng isang guru. Ngunit bago pa niya malaman ang pangalan ng guru, hindi inaasahang itinulak ni Mohan ang kanyang sarili sa balkonahe, at si Shiva ay nahimatay pagkatapos.
Kinabukasan, nagising si Shiva at napagtanto na iniwan niya si Isha kagabi. Kaya, bumalik siya sa orphanage at nalaman mula sa mga bata na si Isha ay nasa palasyo ng kanyang lolo habang naghahanda ang kanyang pamilya para sa pagdiriwang ng mga kali. Agad na tumakas si Shiva patungo sa palasyo kung saan nakita niya ang pahayagan sa lupa na nagpapahayag tungkol sa pagkamatay ni Mohan. Dahil doon, naghahanap siya ng balita sa laptop para mapanood ang impormasyon tungkol kay Mohan. Sa kabilang banda, napansin ni Isha na abala si Shiva sa balita, kaya inutusan niya ang mga tauhan na pabayaan sila. Pagkatapos, tinanong niya si Shiva kung ano ang nangyayari, at nalaman niyang nakita niya si Mohan kagabi at kailangan niyang makita si Anish bago siya mapuntahan ni Jun noon. Pagkatapos ay pinapabura ni Isha na sumama siya sa kanya, kung saan sumang-ayon si Shiva at pareho silang tumakas patungo sa Kashi. Sa kanilang pagdating, nakita na nila si Jun noon at ang kanyang mga assassin na nakatingin kay Anish. Kaya, sinabi ni Isha kay Shiva na abalahin niya si Raftar habang tinatakpan niya si Anish mula kay Zor. Sa sandaling itago ni Shiva si Anish mula kay Zor, ipinaalam niya sa kanya ang tungkol kay Jun noon at ang kanyang misyon ng pagnanakaw ng pangalawang piraso ng Brahmastra mula sa kanya. Bagamat matagumpay na tinakpan ni Shiva si Anish mula sa Zor, nabigo si Isha na protektahan ang sarili mula kay Raftar, na kalaunan ay nalaman na siya ay kasangkot sa pangangalaga kay Anish. Ginamit ni Raftar ang Brahmastra ni Mohan para patayin si Isha, ngunit mabilis siyang nailigtas ni Shiva. Biglang na-activate ni Anish ang kanyang Nandi Astra at ibinaba ang Raftar. Nainiligtas sina Isha at Shiva mula sa kamatayan. Pagkatapos, umalis sila sa templo at tumakas mula sa Jun noon at Zor. Gumagamit sila ng kotse at nagmamaneho papunta sa Shram upang bigyan ng babala ang Brahmish Guru. Ngunit pagkatapos, sina Jun noon at Zor ay masyadong mabilis at pinamamahalaang sundan sila sa daan gamit ang isang trap. Iniwan siyang walang pagpipilian, ibinigay ni Anish ang pangalawang piraso kay Shiva at inutusan siyang magmaneho nang wala siya. Pagkatapos ay lumabas si Anish ng sasakyan para labanan sina Jun noon at Zor. Gamit ang kanyang Nandi Astra, buong lakas niyang ibinaba ang trap, ngunit nakahanap si Zor ng baril sa tabi niya at binaril si Anish ng maraming beses. Samantala, ligtas na narating ni Shiva at Isha si Sham, at agad na tumalon si Shiva sa tarangkahan upang i-unlock ito. Gumamit siya ng bato para basagin ang lock ng gate nang biglang umamin si Isha na mahal siya nito. Habang ipinapahayag nila ang kanilang damdamin sa isa't isa, napansin ni Shiva si Raftar sa likod ni Isha, na nakaligtas matapos siyang itulak ni Shiva palabas ng bundok. Dahil hindi niya mabuksan ang gate, ipinulupot ni Shiva ang kanyang mga braso sa liig ni Isha upang protektahan siya mula sa papalapit na Raftar. Pagkatapos, pinakawalan niya ang kanyang Agnistra upang sunugin si Raftar at itinapon siya muli sa bundok. Samantala, ang guru, si Raghu, ay hindi inaasahang nakita ang pag-activate ng Agnistra sa labas. Kaya, tumakbo siya patungo kay Shiva at nakita niya itong hinimatay matapos na ibigay ang lahat ng kanyang lakas para magpakawala ng apoy. Dinala ni Raghu si Shiva sa loob ng Shram at inihiga ang kanyang katawan sa isang kama. Habang hinihintay siyang magising, nakita ni Isha ang katawan ni Shiva na nanginginig at mabilis na humihinga, kaya tinanong niya si Raghu kung bakit wala pa ring malay si Shiva. Pagkatapos ay tinitiyak ni Raghu kay Isha na si Shiva ay natutulog pa rin dahil ang dakilang kapangyarihan, ang Agnistra, ay kumikilos pa rin sa loob niya. Sa kabilang banda, dahil sa electric shock ni Shiva, nakita niya ang isang pangitain ni Jun noon na nagmamakaawa kay Dev para sa karagdagang kapangyarihan upang mabilis niyang makuha ang huling dalawang piraso ng Brahmastra. Nang maglaon, nagising si Shiva at natagpuan ang kanyang sarili sa isang bakanteng silid. Sinubukan niyang maghanap ng isang tao. Ngunit pagkatapos ay isang kidlat ang lumitaw sa labas na nagpalakad sa kanya patungo sa balkonahe. Doon, pinapanood niya si Raghu na nakikipag-usap sa mga miyembro ng Brahmish sa labas, kaya bumaba si Shiva upang salubungin siya. Samantala, tinatanaw ni Raghu si Shiva na naglalakad palapit sa kanila dahil abala siya sa pagsasabi sa Brahmish tungkol sa mga pinaslang na pagkamatay ni Mohan at Anish. Ipinaalam din niya sa kanila na ang sandata ni Mohan, ang Gnarstra, ang Nandi Astra ni Anish, ay kinuha ng mga asasin ni Jun noon, kasama ang unang piraso ng Brahmastra. Kaya, sinabi ni Raghu sa Brahmish na balaan ang iba pang miyembro tungkol dito at pangalagaan ang kanilang sarili mula sa mga kaaway. Pagkatapos ng pagpupulong, nagdasal si Raghu at ang Brahmish bago sila umalis upang maikalat ang balita. Sa kabilang banda, naantala si Isha sa pagdarasal nang makita niya si Shiva sa tabi niya. Nakaramdam ng saya, hinawakan ni Isha ang kamay ni Shiva at dinala siya sa pananaw ni Ashram. Niyakap niya ito ng mahigpit at sinabing nag-aalala siya noong nahimatay siya kanina. Sasagot na sana si Shiva nang biglang humarang sa kanila ang isang grupo ng mga batang mandirigma. Pabiro nilang sinasabi na ang pananaw ni Ashram ay ang kanilang tambayan, hindi punto ng magkasintahan. Dahil doon, tumawa si Isha at ipinakilala si Shiva sa mga batang mandirigma. Gayunpaman, mukhang nalilito pa rin si Shiva tungkol sa kanila. Kaya sinabi sa kanya ni Isha na ang mga batang mandirigma ay ang mga bagong miyembro ng Brahmish. Pagkatapos, isang batang mandirigma na miyembro na si Rani ang nakipag-usap kay Shiva na sinasabi sa kanya na hinihintay siya ni Raghu sa loob. Pagkatapos ay sumama si Isha, kasama si Shiva, upang salubungin si Raghu ng magkasama. Pagpasok nila sa silid, nabigla si Shiva matapos malaman mula kay Raghu na siya ay magiging isang mahusay na mandirigma dahil siya mismo ang Astra. Pagkatapos ay natuklasan niya na ang kanyang kapangyarihang gumawa ng apoy ay tinatawag na Agnyastra.
kung saan hindi na niya magagamit ang mga bagay upang maging kanyang Astra, dahil ang kanyang kapangyarihan ay isa ng sandata. Dahil yon ang kaso, inanyayahan ni Raghu si Shiva na sumali sa Brahmj, at sinabing maaari siyang maging susi sa pagsunog sa masamang imperyo gamit ang kanyang apoy. Sinabi rin ni Raghu na ang kapalaran ni Shiva ay maging isang Brahmj dahil ang kanyang kapangyarihan ay may layunin upang labanan ang labanan para sa Brahmstra. Gayunpaman, formal na tinanggihan ni Shiva ang kanyang imbitasyon at aalis na sana si Isha sa silid ngunit huminto nang magsabi si Raghu ng isang paghahayag. Nagulat siya nang marinig niya mula kay Raghu na ang labanan para sa Brahmstra ay labanan ng kanyang mga magulang, sa makatuwid, kailangan niyang tapusin ito. Kasama ng paghahayag ay ang mga magulang ni Shiva na dating mandirigma ng Brahmj. Dahil doon, binago ni Shiva ang kanyang desisyon at nanatili sa ashram para matuto pa tungkol sa kanyang mga magulang. Sa katunayan, napagtanto ni Shiva na siya ang tanging paraan upang maprotektahan ang natitirang mga piraso ng Brahmstra dahil sa kanyang likas na kapangyarihan na nagbibigay sa kanya ng higit na dahilan upang maging bahagi ng Brahmj. Habang tinatanggap ni Shiva ang alok ni Raghu na sanayin siya, sinabihan siyang magpaalam kay Isha. Dahil siya ay mag-iimpake ng mga bagay para sa kanya at babalik sa ashram pagkatapos ng ilang araw. Sa makatuwid, binigyan ni Shiva si Isha ng isang yakap na oso bago pinanood ang pag-alis ng helicopter at dinala si Isha. Nang sumunod na araw, ibinahagi ni Shiva ang kanyang mga pangitain kay Raghu na sinasabi sa kanya na si Junoon at Zor ay buhay pa. Ipinaalam din niya kay Raghu ang tungkol sa kapangyarihan ni Junoon, ang bato, at ang hindi malinaw na pangitain tungkol sa pagkakaroon niya ng hindi kilalang guru. Dahil sa takot sa mapanganib na kapangyarihan ni Junoon, binalaan ni Shiva si Raghu na mag-ingat. Ngunit pagkatapos, tumawa lang si Raghu, dahil kumpiyansa siya na mayroon siyang bagong makapangyarihang sandata, na ang Agnyastra ni Shiva. Pagkatapos, sinimulan ni Raghu ang pagsasanay kay Shiva sa pamamagitan ng pagpapakilala sa mga astra ng mga batang mandirigma upang makita niya kung paano nila manipulahin ang kanilang mga armas. Habang nagsasanay, ipinaalam ni Raghu kay Shiva na para ma-activate ang kanyang Agnyastra, dapat niyang maramdaman ang kanyang kapangyarihan mula sa loob. Kaya, inutusan ni Raghu si Shiva na magsindi ng apoy sa isang apoy, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin ito makontrol ni Shiva. Hinayaan ni Raghu na magpahinga si Shiva at ang mga batang mandirigma at ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay bukas. Mamaya sa gabi, natutulog si Shiva nang hindi inaasahang na kuryente ang kanyang katawan. At naging aktibo ang kanyang paningin. Si Shiva ay nagsimulang manginig nang makita niya sa kanyang paningin na si Junoon ay nagtatayo na ng isang hukbo. Kasabay nito, nakita niya si Isha na nag-iimpake ng kanyang mga gamit at nakakagulat na inatake ni Zor na pinilit itong sabihin ang mga direksyon sa ashram. Nang tumanggi si Isha na sumagot, ginamit ni Zor ang Andi Astra ni Anish upang ibagsak ang Brahmj na nagpoprotekta kay Isha gamit ang kanilang mga astra. Sa sandaling bumagsak ang Brahmj sa lupa. Itinulak ni Zor si Isha palabas ng gusali, at kalaunan ay nagising si Shiva bago nakitang bumagsak si Isha. Sa takot, agad na tumakbo si Shiva patungo sa tambayan at tinawagan si Isha. Nagtanong siya tungkol sa sitwasyon ni Isha kung saan tiniyak sa kanya ni Raghu na ayos lang siya. Samantala, nasaksihan ni Raghu ang pag-activate ng Agnyastra ni Shiva at nalaman niya na si Isha ang switch ni Shiva na nagpapalabas sa kanyang kapangyarihan. Kaya, nakipag-usap si Raghu kay Shiva tungkol sa kung ano ang kanyang natutunan at tinulungan siyang mapagtanto na ang pakikipagkita kay Isha ay may layunin sa kanyang buhay dahil siya ang naging susi na tumutulong sa kanya na labanan ang kanyang takot sa apoy. Sa kalaunan, walang kamalay-malay na pinakawala ni Shiva ang kanyang Agnyastra sa apoy habang ipinapahayag ang kanyang pagmamahal kay Isha. Dahil doon, sinabi sa kanya ni Raghu na ang kapangyarihan ng pag-ibig ay tumutulong sa kanya na kontrolin ang kanyang Agnyastra, kaya nga, kailangan niyang yakapin ang kanyang takot sa apoy. Muli, itinaas ni Shiva ang kanyang mga kamay upang palabasin ang Agnyastra sa loob niya at ginagamit ang kanyang mga emosyon sa pag-ibig upang makabisado ang pagkontrol dito. Pagkatapos ay gumugugol si Shiva ng mga araw sa pagsasanay ng kanyang kapangyarihang Agnyastra. Sa kalagitnaan ng pagsasanay ni Shiva, nilapitan siya ni Raghu at binigyan si Shiva ng lighter na sinasabing makakatulong ito sa mabilis na pagsiklab ng apoy. Kaya, kinuha ito ni Shiva at binuksan ang lighter. Gayunpaman, napansin ni Raghu ang isang lalaking tumatakbo palapit sa kanila at napagtanto niyang sasalakayin niya si Shiva. Sa kabutihang palad, nahuli na ni Shir ang lalaki bago pa man siya makarating kay Shiva. Sa kabilang banda, pinatay ni Raghu ang lighter dahil nalaman niyang hinahanap ng lalaki ang ashram sa pamamagitan ng bato sa kanyang pendant na kumikinang. Na nagpapahiwatig na siya ay kinokontrol. Nang patayin ang lighter, lumayo ang lalaki at inutusan ni Raghu si Shiva at ang mga batang mandirigma na tingnan ang kanilang paligid upang makita kung marami pa sila. Habang naglalakad, sinabi ni Shiva kay Raghu na ang lalaki ay isa sa mga tauhan ni Junoon dahil nakikita niya ang pendant sa kanyang paningin kay Junoon. Napagtanto ni Raghu na ang palawit ay may salamin ng Agnyastra at inihayag ang kay Shiva magulang. Pinutol ni Raghu ang kanyang kamay at pinatulo ang dugo sa teleskopyo. Ginawa itong isang kahon kung saan nasa loob nito si Brahmstra. Pagkatapos, ipinakita niya kay Shiva at sa mga batang mandirigma ang pangalawang piraso ng Brahmstra at sinabi na dati ay buo ang Brahmstra 30 taon na ang nakakaraan. Ngunit hanggang sa ang kanyang Brahmj na kapareha, si Dev, na siyang ama ni Shiva, ay nahuhumaling sa pagmaster ng Brahmstra dahil kinokontrol nito ang lahat ng mga astra. Bukod pa riyan, gusto din ni Devi na tawaging Brahmdev, isang panginoon na kayang manipulahin ang mga astra.
Sa teknikal na paraan, si Dev ang tanging mandirigma na ginawang posible ang imposible dahil matagumpay niyang pinakawalan ang Agnieszka, at dahil doon, sinimulan siyang tawagin ng mga tao na Panginoon ng Apoy. Tinangka niyang buhayin ang Bramstra upang makabisado ito, hindi pinapansin ang katotohanang maaari nitong sirain ang Earth. Napagtanto ni Raghu na handang isakripisyo ni Dev ang buong mundo para sa Bramstra. Gayunpaman, sinabi ni Raghu na ang misyon ni Devi na talunin ang Bramstra ay nagambala ni Amrita, ang ina ni Shiva. Siya ay isang mandirigmang Brahmj na hinati ang Bramstra sa tatlong piraso, sinira ang Agnieszka ni Dev, at pinigilan si Devi sa kanyang mga plano. Pagkatapos sabihin yon, nakita ni Raghu si Shiva na mukhang nalilito, kaya't inihayag niya na sina Amrita at Dev ang kanyang mga magulang at ang labanan para sa Bramstra ay ang kanilang kwento ng pag-ibig. Sa kanilang kwento, si Amrita ay buntis na kay Shiva, ngunit ginagawa pa rin niya ang kanyang tungkulin na pigilan si Dev mula sa kanyang pagkahumaling kay Bramstra. Dahil yon ang kaso, tiyak na nakaligtas si Amrita sa labanan dahil buhay si Shiva. Kalaunan ay natagpuan nila ang dalawang piraso ng Bramstra sa bangka ni Amrita na dati niyang pinupuntahan sa malayong isla ni Dev. Sa kasamaang palad, ang ikatlong piraso ng Bramstra ay pinaniniwala ang nawawala, at walang nakakaalam kung saan ito nagtatago. Ngunit bago sila lumipat, ibinigay ni Rani kay Shiva ang pendant na nakita niya sa bahay ng taga Nayon. Makalipas ang ilang segundo, dinala sila sa isa pang Nayon kung saan nakita nila si Junoon na nagtatayo ng hukbo na ginagawang mga sundalo ang lahat ng taga Nayon. Ibinaling niya ang mga ito sa layunin ng pagtulong sa kanya na mahanap ang ashram at makuha ang piraso ng Bramstra mula kay Raghu. Samantala, isinusuot ni Shiva ang pendant na nagpapagana sa kanyang paningin at nakikita niya ang binato na estatwa ni Dev sa isang kuweba. Dahil doon, inilabas ni Dev ang kanyang kapangyarihang Agnieszka, ikinonekta ito sa pendant na suot ni Shiva, at sinamantala ang kanyang pagkakataon na galugarin ang pangitain ni Shiva upang mahanap ang shram. Mabuti na lang at inalis agad ni Sher ang pendant sa liig ni Shiva bago ito matrap sa binato na estatwa ni Dev. Gayunpaman, huli na ang lahat dahil natagpuan na ni Junoon ang shram dahil ang kanyang kapangyarihan ay nagmula kay Dev. Si Raghu at ang mga mandirigmang Brahmins ay bumalik sa shram. Sa loob, muling nakasalubong ni Shiva si Isha, ngunit hinarang sila ni Raghu at ibinigay kay Shiva ang huling piraso ng Bramstra na nakatago sa isang kabibe. Ngunit bago ito buksan, sinabi niya kay Shiva na ang kabibe ay ang maestra ni Amrita at tanging ang anak ni Amrita ang makapagpapakita ng tunay na anyo nito. Kaya, pinatulo ni Shiva ang kanyang dugo dito at nakuha ang ikatlong piraso ng Bramstra. Kinagabihan, naghahanda si Raghu at ang mga mandirigmang Brahmins na umalis nang bigla silang inatake ni Junoon at ng kanyang hukbo. Kinuha nila ang mga mandirigmang Brahmins bilang hostage, at ninakaw ni Junoon ang pangalawang piraso ng Bramstra mula sa Raghu. Nang pinagsama ni Junoon ang una at pangalawang piraso, agad na nagising si Shiva at nilapitan ang nakatali na Raghu. Doon, nalaman niya mula kay Raghu na si Junoon ay may rani at malapit na siyang pahirapan para makuha ang ikatlong piraso. Ngunit dahil ito ay nasa mga kamay ni Isha, nakuha ito ni Shiva sa kanya, at sinabing ibibigay niya ito kay Junoon kapalit ng buhay ni Rani. Gayunpaman, ito ay pandaraya lamang dahil ilalabas ni Shiva ang kanyang Agnieszka kapag tinanggap ni Junoon ang kanyang deal na ipagpalit si Rani sa ikatlong piraso. Kaya, binigay ni Raghu ang kanyang tiwala kay Shiva. Pagkatapos ay isinama ni Shiva si Isha. At naglakad sila patungo kay Junoon sa labas. Pagkatapos, ipinakita niya ang pangatlong piraso sa kanya, at inihagis ito sa hangin, habang sinindihan ni Isha ang lighter, upang mabilis na mailabas ni Shiva ang kanyang Agnieszka. Habang pinapagana ni Shiva ang kanyang kapangyarihan, napatay niya ang ilan sa hukbo ni Junoon. Halos manalo na si Shiva, ngunit hindi inaasahang ginamit ni Junoon ang Jalastra para magpakawala ng ulan at ibabad ang Agnieszka ni Shiva. Dahil doon, si Raghu at ang mga batang mandirigma ay nag-back up kay Shiva at tinulungan siyang talunin ang lahat ng hukbo ni Junoon habang pinoprotektahan din ang ikatlong piraso mula kay Junoon. Habang naglalaban sila, pinatay ni Shiva si Zor na gumagamit ng Nandi Astra ni Anish para labanan siya. Nagtagumpay si Tansing na talunin si Junoon gamit ang kanyang Astra sa pamamagitan ng paghagis sa kanya sa bangin. Gayunpaman, si Junoon ay ipinahayag upang iligtas ang kanyang sarili mula sa pagkahulog. Pinatay niya si Tansing at ninakaw ang ikatlong piraso mula kay Isha. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang pagkakataon na sumali sa lahat ng mga piraso ng Bramstra at isinakripisyo ang kanyang sarili upang maisaktibo ang mga ito. Bilang kinahinatnan, ang Bramstra ay nagsimulang sirain ang mundo ng paunti-unti habang si Isha ay nasa panganib. Samantala, tumanggi si Shiva na tumakas kasama si Raghu at iniligtas si Isha. Sa kalaunan, ang pagmamahal ni Shiva para kay Isha at ang pagliligtas sa kanya mula sa paggawasak ni Bramstra ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang magkaroon ng isa pang kakayahan na kontrolin ang Bramstra sa pamamagitan ng kanyang Agnieszka. Matapos iligtas ang mundo mula sa pagkawasak at ibalik ang mga piraso ng Bramstra sa kabuuan muli, si Shiva ay tinawag na mandirigma ng liwanag. Nagtatapos ang pelikula sa pagpapalaya ni Dev sa kanyang sarili mula sa pagkakulong sa matagumpay na pag-activate ni Junoon ng Brahmastra na nagpapahiwatig na ang Bramstra saga ay magpapatuloy sa isang sumunod na pangyayari.